Magandang umaga sa inyong lahat. 4:27 ng umaga, no? So, gaya ng sinabi niya, background ko, OFW. Kasi nag-start ako sa Pilipinas, Jollibee, then McDonald's. Dahil working student ako, kaya ako nagpa-fast food. So, habang nag-aaral, so nag-part-time para masustain yung education ko. Eh, nagka-pamilya na maaga, so kailangan i-give up ko muna yung school para focus sa trabaho. So, nag-McDonald's ako 11 months. So, more than 1 year na promote akong manager. So, mabilis. Hindi siya tsamba, tinrabaho. Yung nga, sipag, tiyaga. Talagang ginusto ko. Hindi by luck. So, ginusto ko maging manager sa McDo. Then, after that, apply ako ng abroad. Burger King. So, sa Burger King, assistant manager. So, na-hit ko rin yung mataas na position, restaurant manager. So, for 15 years akong nasa abroad. So, maganda naman yung naipon ko. Kaso, meron talaga akong inaasam. Yumaman. Sino ba naman hindi gustong yumaman? Ang sabi ko, hindi ako mamamatay na mahirap. So, hanap ako ng hanap ng opportunity. Kaya nung nasa Pilipinas pa lang, nag-forever living na ako. So, may nag-forever living rito? Ala, meron. Ayun o. Siya yung may sala. So, sa bawat racket na papasukin niya, sinasama niya ako. So, nag-forever living, nag-JC Martin. So, doon natapos. After that, abroad na ako. Then, sa abroad, pinakilala sa akin ng classmate ko, front row naman. So, biro mo, may pinagkakakitaan na ako ron, pero pinansin ko pa rin yung front row. So, nung nakita ko, may kumikita na malaki. So, nung nagbakasyon ako November 2019, pumunta ako sa office ng front row, pinakita yung business, na-overwhelm ako, ang daming tao. Ang ganito. Then after that, ginawa ko yung negosyo. 5 days, kumita ako 9,000. Sabi ko, wow, 9,000, 5 days. So, ibig sabihin, nakita ko, may future ako. So, bumalik ako sa Abu Dhabi ng December 2019, tinuloy ko pag-network. After ng work ko, kinakausap ko yung mga crew. Nagpe-present ako. So, ibig sabihin, wala akong upline ron. So, dahil ang upline ko nasa Pilipinas. So, makaka-relate yan mga networker. So, talagang inaral ko, kahit mag-isa ako sa Abu Dhabi, so, ginawa ko yung negosyo. Then, nag-decide akong mag-resign dahil sa front row. Umuwi ako ng nag-resign ako ng February 2020. Umuwi ako ng March 14 sa Pilipinas last year. Bad news, March 15, anong nangyari? Lockdown. So, ibig sabihin, wrong timing. Kasi sarado rin yung office ng front row. So, hindi ako makakapag-business. Eh, nag-resign na ako eh. Hindi rin ako makabalik abroad. So, ang ginawa ko na lang, kung ano yung hawak kong pera, mag-isip ng pagkakitaan. So, in-offer sa akin yung sasakyan, nag-grab ako. Imagine, manager sa abroad, nag-grab rito. So, maraming ganun nangyari ngayon, no? Yung mga nawala ng trabaho sa barko, sa aeroplano, kahit anong trabaho, pinasok na nila. Basta kumita. So, nung nag-grab ako, may nag-arkila sa akin. Yun nga, si Coach Harold. So, ang tagal naming almost 2002, 18 years, bago kami nagkita uli. Actually, hinahanap ko rin siya para makuha ko sa front row. Oo. Ganun din pala siya, hinahanap niya ako. So, nagkita kami, inarkila niya nga ako sa San Mateo. Yung shooting, yung napapanood niyo lagi, nandun ako, nanonood lang, dumanga sa success stories. So, yun yung una kong ma-meet yung mga successful na tao rito sa Crowd One. Tapos, habang kasama ko nga siya, tunog ng tunog yung cellphone. Tapos, grabe yung excitement niya. Yung tunog, ano yan? Ay, kaya pare, euro na naman, euro ng euro. So, ibig sabihin na nagkaroon ako ng interest, pero hindi ako nag-join agad. So, August yon, nag-join ako October. It take 2 months, kasi nga may grupo ako sa front row. May malaki na akong grupo sa front row. Sabi ko, kung maiiwan ko sila, sino magli-lead? So, ang ginawa ko, kinausap ko yung mas mataas sa akin upline. Sabi ko, aalis na ako. Sa anong reason? Sabi ko, siya kasi magpo 4 years na, hindi pa nakaka 1 million. Ang sabi ko sa kanya,
ikaw ang future ko. Ganun lang, madali lang computein eh. Ibig sabihin, sobrang sipag niya, ganun din yung ginagawa ko. So, 4 years na siya, hindi niya pa nahihit yung 1 million. So, yun yung future ko. Parang lang kahit sa trabaho, madali nyo naman makita kung ano future nyo. Diyan na lang sa mga pinagkakaabalahan nyo, kung sino man empleyado rito. Kung gusto nyo maging manager, tingnan nyo buhay ng manager. Halimbawa ko, kung crook pa lang. So, ibig sabihin, nag-decide na ako kasi nung in-offer sa akin ni Ops Harold, that time, 1.8 million na kinita niya, 8 months lang. Grabe. So, October 22, nag-decide na ako na gawin yung negosyo. So, ibig sabihin, 4 months and 5 days ko ngayon. So, sabi nga, 600,000. At good news, manager, iniwan ko yung pagiging manager sa Burger King. So, good news, manager pa rin pala rito. Yung manager position na yan, hindi yan by luck. Tinrabaho talaga. Kasi sabi sa akin ni Coach Harold, pakikitain kita rito, basta sundin mo lang lahat ng papagawa ko. So from the day one na nagsimula ako rito, walang araw na walang activities. Araw-araw, ginive up ko yung pag-grab isang buwan. First month ko, 33,000. Usapan nga lang namin, sabi ko, maka 30,000 lang ako, masaya na ako. Sabi niya, sige. So, nag 33,000 ako first month. 1 month and 1 week, 67,000. Nakita niyo yung progress? So, pag dito, may progress, ibig sabihin, malinaw na alam niyo saan kayo papunta. So, first month, 33,000. Second month, 200,000. Third month, 305,000. 4 months na ngayon, 600,000. So, ginagol ko, hopefully, magtapos yung April. So, sana, ibigay ng Diyos, mahit yung manager 3 at 1M. So, sabi ko, kaya. Bakit? Mas doble pang sipag. Umuwi ako kagabi, halos alas 11 na galing Dasma. So, bukas, Magallanes. Sunod na araw, San Miguel. Puno ang schedule ng buong linggo. Ako yung sumusuko na sabi ko, pwede mang mag-day off? Wala. So, yun lang ang ma-advise ko sa inyo. Kung gusto nyo talagang seryosohin itong negosyo na to, so, unang-una, pag-aralan nyo maigi. Alamin nyo. Para kapag may nag-negative sa inyo, kaya nyo sagutin. Hindi kayo mararatil. Hindi kayo mani-negative. Kaya niyong sagutin lahat. Then, pangalawa, yun na nga, sipag at dasal. So, ibigay niyo lang lahat sa kanya, idasal niyo lang sa kanya, at bigyan niyo ng aksyon. So, maraming salamat and God bless.